is the result of your believing. Kung sino ka ngayon at ano ka ngayon, ano yung meron ka, ano yung wala ka, ay resulta lamang ng iyong paniniwala. Kaya hindi mo madi-deny kung ano yung makikita mo sa buhay ng tao. Makikita mo sa buhay ng tao kung ano lang yung kanyang boundary, kung ano lang yung nasa kanyang thought, because thought is projected into circumstances. Tatandaan niyo po yan. Yung ating thought life, it will project into circumstances. Alam niyo, nung first time ko pong narinig ang quote na yan, na ako yung nasa isang seminar, talagang unang-una kong narinig yung what you are, what you have, what you don't have is a result of your believing. Talagang napatingin ako sa aking buhay. Ibig sabihin, ang boundary natin sa buhay na ito is our believing. Ang boundary natin sa buhay na ito is ang ating paniniwala na pwedeng mangyari sa atin ang isang bagay o hindi pwedeng mangyari sa ating bagay. This is always according to our faith. Sabi ni Norman Vincent Peale, failure begins in your thoughts. Failure begins in your thoughts when you hold the idea that you are actually incapable, that you are born to lose. Sa nag-start ang failure? Sa isip. Sa isip. Today, we're going to study the role of the mouth, the role of the mouth in our believing. Sino ba yan? Show me your mouth. Sabi ng isa. Pangit, ano? Naalala ko yung mga baby kasi gina, show me your mouth, show me your lips. Ganyan natin. Today, I know this is not the first time, no, na mapapakinggan mo ito, or kung first time, pakinggan natin ng maigi. Because if you take what you hear today, it will change your life. Change your word and change your world. Change your word and change your world. Let's pick up from our last verse last Sunday. Ewan ko kung natatandaan niyo yung last verse natin. Pero ito ay nasa Mark 11:23. This is Jesus himself speaking. Ang nagsasalita rito ang ating Panginoon mismo. Ang sabi niya, truly I tell you, if anyone, kasama ba tayo dun sa anyone? Kasama tayo ron. If anyone says to this mountain, go throw yourself into the sea, and does not doubt in their heart, but believes, and yan na naman ang salitang believes, that what they say will happen, kung anong kanilang sabihin ay mangyayari, it will be done for them. It will be done for them. Alam niyo yung nagsasabi na, ang hirap na ng buhay, that's your belief. Pag sinabi mo pa, it will be done for them. It will be done for them. Doon sa mga naniniwala na naririto pa rin sa Pilipinas ang maraming oportunidad na kumita at kumamal ng maraming pera, you will see it in your life. Depende yan sa ating paniniwala. According to your faith, laging sinasabi sa salita ng Diyos. St. Paul said, ang sabi ni San Pablo, I believe, therefore I speak. Ako'y naniniwala, kaya sinasabi ko. Makikita niyo yan doon sa 2 Corinthians 4:13. The 2 Corinthians 4:13, this is, ito yung verse na pinanggalingan ng sinasabi ko. It is written, this is Paul speaking in this letter. Sabi niya, I believe therefore,
I have spoken, since we have the same spirit of faith, we also believe and therefore speak. We also believe and therefore speak. Brothers and sisters, gusto ko sana makuha natin lahat to, no? Do you know that your mouth or your lips, interchange natin your mouth, lips, at saka yung tongue, no? Symbolic kasi yan, no? Na pinanggagalingan ng ating salita. Do you know that your mouth is the medium or the instrument of God to release His blessing? Bibig natin. Saan yung ginagamit yan? Saan natin ginagamit yung bibig natin? Alam nyo, lumaki po ako sa pagka Kalinga. Ibig sabihin, kasama namin na yung lola ko sa bahay, no? Pero siya lahat halos ang gumagastos sa amin. Mahal ko yung lola ko, at kasi panganay ako, spoiled ako doon, no? Pero meron siyang ugali sa bahay namin na nagpapasalamat ako na hindi ko naman ang lutong niya magmura. At saka meron siyang sinasabi, sino ritong Samar, taga Samar, meron siyang sinasabi na hindi ko alam kung ano yung pag nagagalit siya, nagsasabi siya ng pandok, piste, kolera, pasasakit. Sunod-sunod lagi yon. Nung minsan nagjo-joke-joke kami doon, ginagaya namin siya, pero cursing pala yun. Nag-curse siya, no? Meron din silang, of course, yung mga lumaki sa probinsya, mayroon silang mga, alam rin nila yung mga kulam-kulam. Alam nila yung mga kulam-kulam. Pero, ito yung napapansin ko sa bahay, yung lola ko, nag-curse siya. Alam niyo, nung medyo bata pa ako, nung maliliit pa kami, I can feel and I can see that our lives, no, yung buhay namin ay sagana, eh, no, sagana. Pero nung palaki na ako ng palaki, nakikita ko yung deterioration ng buhay namin. Kasi pensyonada siya, nung pa dollars na yung kanyang tinatanggap. Tapos ang grocery namin hindi sa ordinaryong grocery. Ang grocery namin galing sa PX or sa komisari na tawag nila, no? Yun yung laging dumarating sa amin. So nararamdaman ko yung kasaganahan namin, pero habang ako'y lumalaki, nakita ko yung deterioration ng buhay namin hanggang sa namatay siya. Nakita namin na walang naipon. Your confession is what you're believing for. Ibig sabihin, kung ano yung sinasabi mo, you're calling it to come into your life. You're calling it to come into your life. Proverbs 18:21. Alam na natin ito. The tongue has the power. Ano? The tongue has the power over life and death. The tongue has the power over life and death. James 3. Tingnan natin yung James 3. We are establishing here, now ini-establish natin na ang pagpapala ay galing sa ating bibig. Ang sabi ni James 3, out of the same mouth proceedeth ano? Blessing and cursing. Galing dito ang pagpapala, galing din dito ang sumpa. Kaya yung tao o Kristiyano
na marunong mag-declare. Marunong mag-declare ng kanyang salita na galing sa Panginoon. Makakakita siya ng manifestations of the promises of God. Isipin niyo, no? Naalala ko yung aking boss. Magkasama kami sa kotse. Bigla siyang kinat. Napamura siya, sabi niya. Sabi niya, itong mga jeepney driver na ito. Kung may jeepney driver dito, excuse me lang po. kwento lang. Pambihira itong mga jeepney driver na ito. Kaya hindi sila umaasensyo. Dahil lahat daw ng kinakat nila, minumura sila at sinasabihan, hindi na yung aasenso yung mga yan. Ganyan. Isipin mo daw, kung 1,000 mouth ang nagsasabi nun, di ba nakakainis pag kinakat kang gano'n, biglang gaganan sa'yo. Pero hindi ako nang kikurse. Alam niyo, pag may nagkakat sa akin, sinasabi ko, Lord, bless that man. Yan. Para sa susunod, kotse na yung dala niya, matatakot na siyang iganon. So, makikita nyo na galing daw sa isang pinanggagalingan ang pagpapala at ang sumpa. In Luke 6:44, each tree is recognized by its own fruit. Eto, bibigyan ko kayo ng sikreto. Ibig sabihin daw, makikilala nyo ang tao or ang puno sa pamamagitan ng kanyang bunga. Makikilala mo at malalaman mo kung anong sinasabi ng tao kasi nakikita mo sa buhay niya. Siya ang bunga. Unfair ba yun? Ibig sabihin, kung ano ang declaration mo, ang lagi mo sinasabi, you will see it in your own life. The kind of life that you have is recognized by your confession, by our declaration. When we speak, we produce fruit. Tingnan niyo po ito. Proverbs 13, I encourage you to jot down. Alam niyo po, maganda yung, maski pag nasa mga seminar ako, kinukuha ko lang yung mga keywords pag nag-ano ako, tapos yung mga scriptures. Pagdating ko sa bahay, doon ko po tinitignan, no? Pinag-aaralan. Napakaganda po kasi narinig mo na, tapos babalikan mo pa siya. Anyway, Proverbs 13 verse 2. From the fruit of your people enjoy peace. Woo! From the fruit of your lips, people enjoy good things.